Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa T-Tube Channel, lahat nating mga taga-subaybay, patins pa ng panataya sa Panginoon, lahat po ng mga apostolic, believers of Christ, international, sa lahat nating mga kaibigan, naway kapayapaan, at habang ng Diyos ay suma sa atin, sumagita ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ito po yung Presto Maka, Apostolic, Believers of Christ, International. Ito mga kapatid, ginawa po natin para po na magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pananampalataya. Ayon ang Panginoon talaga na mapahamak tayo na sa Panginoon na matuto tayo sa bawat araw sa ating pamuhay. No? Ito mga kapatid, ginawa po natin para po sa karangalan ng Diyos. Kaya binabati ko ang lahat na ating mga viewers, listeners sa ating Facebook, YouTube channel. Nasaan na po mga kapatid ay makamtan natin, no, ang biyaya ng Diyos. Sana makamtan natin ang pagpapala ng Diyos. Ito po yung ganting pala na ibigay ng Panginoon sa atin sa araw na paghukom ay makatanggap tayo ng ganting pala ng Diyos. Ito po ang putong ng buhay na sinabi ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 4 in verse 8. Na ngayon nakahanda na sa akin ang putong ng katuwiran na sa araw ng paghukom ay inalaan ng Panginoon sa akin at hindi sa akin lang kundi sa lahat din naghihintay sa Kanya. Ngayon mga kapatid, na hindi po sa mga apostolis lang ang biyaya na ito, sa atin lahat din na naghihintay tayo sa pagpalito ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa ating paghihintay sa Panginoon, kailangan natin alam. Dapat alam natin kung anong gawin natin habang hintay tayo sa Panginoon, sapagkat hindi pili naghintay tayo sa Panginoon na wala tayong salita ng Diyos na ating dapat sundin. Kaya ito mga kapatid, ang ginawa natin sa bawat araw lubi ng Panginoon ay nakapagawa tayo ng mga video, live streaming sa YouTube channel, sa Facebook, para po na ang salita ng Diyos ay mapadali po, mapalaganap sa buong salibutan. Sapagkat sinabi naman ang aklat sa Mateo Kabanata 24, talata 14, na ebanghilyo ng Panginoon ay ipangaral sa buong sanlibutan at saka darating na po ang wakas. Na mga kapatid, darating talaga ang wakas. Hindi magtatagal sa mga palatandaan ngayon ng sanlibutan. Ito ay kabagabagan. Mga kapatid, kabagabagan ng sanlibutan at marami po ang mga pangyayari na ngayon nakikita po natin na minsan po na mayroon tayong kabagabagan talaga sapagkat nandito pa tayo sa sanlibutan na ito, paano ating kahamtungan. Subalit ang Diyos po ay nangako ayon po sa pahayag chapter 3 verse 10 na sapagkat ingatan mo ang aking salita at nagtitiis, iingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat ng tao na nahansibabaw ng lupa. Ay mga kapatid, ang sikreto pala, ingatan lang po natin ang salita ng Diyos, magtitiis lang tayo. No, magtitiis lang po tayo sa ating kalagayan dahil yan po ang plano ng Diyos. Mga kapatid, na siya po ang bahala na mag-ingat sa atin. Kasi tayo po mga kapatid, kahit anong pag-ingat natin gagawin, madulas pa rin tayo. No? Sapagkat kahit anong pag-ingat natin, hindi tayo mga kapatid, iwas. Kahit anong pag-ingat natin, hindi tayo makaiwas. Dahil po na nandito na nandito na tayo ngayon sa magipit na po ng mga panahon. Magipit na po ang kapanahonan niya mga batid. Hindi na po tayo magtatagal sa sanlibutan na ito. Tayo po ay alis na po. Sapagkat hindi po tayo taga sanlibutan. Ayon po sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos Kabanata 3 talata 20 na mamamayan po tayo ng langit. Dahil mamayan tayo ng langit mga batid, yun po ang nais ng Panginoon na namumay po tayo ngayon sa kapanahonan natin na habang nahintay tayo sa mga panahon sapagkat ating buhay ay panandalian lang po. Hindi po tayo magtatagal. So habang na tayo po ay nandito pa sa limutan, sapagkat ang plano ng Diyos, doon talaga tayo sa Kanyang kaharian. Kaya dahil sa kaharian po tayo, ang Kanyang nais ay tinuruan po tayo kung anong pumuhay po ng mga para sa kaharian ng Diyos. Sapagkat doon sa langit, wala makapasok doon sa mga marumi, mga malaswa na pumuhay, no? Ito mga malaswa na pumuhay at sa mga sinungaling. Ayon po sa pahayag chapter 21 verse 27. Na makapasok lang doon mga kapatid, yung mga pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay.
Kaya kung nakasulat na po sa aklat ng pangalan natin, so sigurado talaga, makapasok po tayo. Sapagkat yun ang plano ng Diyos, na lahat ng tao ay maligtas. Now, hindi naman natin mapigilan, no, ang ating sarili kung wala ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan po ang kumipigil po sa ating mga masamang ugali, masamang pananalita, masamang naramdaman. Kasi ang salita ng Diyos, parang tabak ito na dalawang patalim. Ito po ang pumuputol. Ito pumuputol po ng ating masamang pananalita at sa ating masamang pagtingin sa ating kapwa at masamang nating lakad, no? Sa Mateo Kabanata 5, talata 30-31. Na kung ang iyong kanan kamay, ang inyong kanan mata, ang sanhin na pagkasala na lukitin mo. Ngayon po mga kapatid, ang panlukit na ating mga masamang paningin, yun pong salita ng Diyos. No? Sapagkat na sinabi sa Mateo 5:28, nakatingin ka lang sa babae at may pagnanasa ka na sa iyong puso, nagkakasala ka na ng pangalunya. So, lukitin mo ang iyong mata. So, ibig sabihin, pag may nakita tayong bagay na ito po ay nag-udyok sa atin ng pagnanasa, iwasan mo na. Baka matutulad tayo ni iba na tumitig po sa bunga ng kahoy at dahil sa pagtitig niya, nagkaroon ng pagnanasa at nakakain talaga siya. Ayan mga kapatid, ang dahilan na matay tayo ngayon. Ganun din, mamamatay tayo sa salimutan nito sa paningin ng Diyos kung ang ating pamumuhay ay naging mahilig na tayo sa kalayawan. 1 Timothy 5:6, ang isang tao na mahilig sa kalayawan, bagat man siya'y buhay pa, patay na siya sa harapan ng Diyos. So yan mga kapatid pala ang dahilan na matay tayo sa harapan ng Diyos kaya't buhay pa tayo kung mahilig tayo sa kalayawan. Anong kalayawan? Tulad ng diskuhan, sugalan, inuman. No? Yan po mga kapatid, kahalayan po na pumuhay sa limutan. Kahit anong gusto mo ginagawa mo na labag sa Diyos, kahalayan po yan. Kasi hindi ka sumunod na Espiritu Santo. Sapagkat nais ng Panginoon na turuan tayo sa tamang pamuhay. Kasi Espiritu Santo, nagbubunga po ito. Kaya dapat pala magkaroon tayo ng Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo, yan ang nagtuturo sa atin. Ayon po sa sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Mateo Kabanata 14, talata 26. Ngunit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na ipadala ng aking Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya pag nandito sa atin na Espiritu Santo, siya na po ang magtuturo. Hindi si pastor, hindi po ako ang tuturo. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon, kapwa natin. Pareha tayo tinuturuan ng Diyos. Nagsalita ako dito sa live at sa video. Pareha tayo tinuruan ng Diyos, hindi kayo lang tinuturuan. Una po ako tinuturuan at ang itinuturo sa akin, itinuturo ko naman sa inyo. Ayan mga kapatid ating sistema dito po sa libutan. Dahil na hinirang tayo ng Panginoon para po sa kanyang kwalatian. Na mula pa tayo na isinilang sa libutan, hinirang na po tayo. Natin alam ang plano ng Diyos. Pero ang Diyos, alam niya ang plano sa atin. Pero tayo, wala po tayong plano. Mga kapatid, nalalaman natin na maabot natin ang ating mga plano. Pero ang Diyos, alam niya ang plano niya sa atin talagang matupad. Sapagkat iba po ang Diyos sa tao. Kasi pag ang Diyos ang nagsasabi at ang Diyos ang nagplano, magagawa talaga. Kasi ang Diyos magagawa lahat ng bagay. Ngayon, kung bago pa tayo isinilang sa limutan na ito, ay nais ang Panginoon talaga doon tayo sa kaharian niya, ayun talaga ang mangyari. Papunta talaga tayo sa kanyang kaharian. Okay mga kapatid, ayon ang Diyos talaga na babalik siya dito, doon tayo sa impyerno. Sapagkat mapagmahal ang Diyos. Kaya lang sinasabi ng Apostol Pablo, yung sa Romans 2:4-5, hinahamak mo ba ang kabutihan ng Diyos? Hinahamak mo ba ang pagtitiis ng Diyos? Hinahamak mo ba ang kanyang pag-ibig? Hindi mo ba alam na ang pagtitiis ng Diyos ay inaakay ka sa pagsisi? Yung palang dilan mga kapatid, hindi pa tayo kinuha ng Panginoon ngayon sa libutan, hindi pa tayo hinatulan dahil po nais ng Panginoon na magsisi tayo. Bumatay ng krimen, gawa ng anong kasamaan, pero pinatay-batay ka agad. Tingnan mo sa kulungan, anong purpose na kulong? Bakit? Anong rason na kulong sila?
dahil po nagkaroon ng kasamaan. Pero pinatay ba tayo kagad sila ng Diyos? Nakulong? Hindi po. Kahit nakulong na po sila, nahatulan na po sila ng kanilang ginawa, tulad ng kriminal, kasama na napako sa cross. So bakit nagkaroon ng pag-asa ng tao? Ang sabi ng Panginoon, isama kita sa paraiso. Ayon sa Lucas, Kabanata 23, Talata 43. Ngayon, ikasama kita sa paraiso. Kaya itong nakulong na, huwag natin sabihin nakulong sila, makasalanan na talaga. Kasi kahit nakulong na po sila, bayad na po sila sa kanilang ginawang kasalanan. Na maraming malaya pa ngayon, hindi nakulong pero makasalanan. Pero yung nakulong na, kahit na po kung sabihin natin na napaka sama tingnan siguro sa mata ng tao, dahil nakulong na po sila. Pero hindi pinimahatulan sila sapagkat bayad na nga sila, nakulong na nga sila kasi nakagawa ng krimen. Pero napakarami mga kriminal ngayon na malaya pa rin, hindi nakulong. Bakit? Dahil po, hindi sila naaktuhan gumawa ng krimen. Pero yung sila naaktuhan, nakulong talaga, may ebidensya, nakulong talaga. Tingnan mo ang kriminal, bayad na siya sa kanyang ginawang kasalanan sa itaas ng cross. Kaya nagkaroon siya ng pangako. Pero tayo mga kapatid niya yun, paano bayaran natin? Paano bayaran natin ating mga ginawang kasalanan? So ang kriminal, nang namatay siya kasama ng Panginoon sa itaas sa cross, bayad na po siya sa kanyang pagiging makasalanan. Pero bakit ang pangako ng Panginoon ay suma sa kanya? Ngayon, ikasama kita sa paraiso. Bakit? Hanggang sa huling hininga, may takot pala siya sa Diyos. Nakulong lang siya sapagkat gumawa siya ng masama. Kaya nisasabi, ikaw marunong, ikaw na po ay matuwid sa patingin mo, magkasala pa rin tayo. Pero tandaan po natin na bayad na tayo si Taya sa cross. Tandaan po natin mga kapatid, bayad na tayo sa itaas ng cross. Ang kriminal na tulad ng ilang ginawa, ang sabi niya sa isang kasamang kriminal, sa Lucas, Kabanata 23, Talata 4 na po, wala ka na bang takot sa Diyos? Na pinarusahan siyang tulad natin? Wala siyang ginawang kasalanan. Sa verse 41, dapat lang tanggapin natin ang nangyari sa atin ngayon sapagkat ito yung kabayaran ng ating ginawang kasalanan. So, tanggap niya na kahit napako siya sa cross dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Ang purpose na matay ang Panginoon sa cross upang na tayo po ay alisan ng ating makasalanan na pamumuhay. Ngayon po mga kapatid, sana palagaan po natin yan. No? Sana palagaan po natin na itong kamatayan ng Panginoon, mag-isa po tayo sapagkat napatunayan sa cross na nagkaroon ng pangako ang isang kriminal, ngayon, ikasama kita sa paraiso dahil sa kanyang pananampalataya. Bakit? Napako na siya, bayan sa kasalanan, pero ang pangako ng Panginoon sa kanyang pananampalataya, sa pangalan niya, na yung nasulat ni Pilato sa itaas na ulunan ng Panginoon, si Jesus ang hari ng Hudiyo, yan po ang kanya sinampalatayanan. Diyan siya nagkaroon ng pangako na sumampalataya siya na si Jesus pala ang hari ng mga Hudiyo. No? Na, yan mga kapatid, kitang-kita pa natin ang masihan po sa Lucas 23, mga kapatid, hanggang po sa 43. Sa Lucas, Kabanata 23, Talata 43. Ngayon, ikasama kita sa paraiso. Bakit? Anong sinabi ng kriminal sa verse 42? Jesus, alalahanin mo kapag naghari ka na. Bakit nakapagsalita ang kriminal? Alalahanin mo kapag naghari ka na. Nakita po natin buo ang kanyang pananampalataya sa itaas sa cross na si Jesus ang hari ng mga Hudiyo. Yan po ang masihan. Kaya ang pananampalataya natin ngayon may kasamang gawa. Kasi ang kriminal, sumampalataya nga siya, ano ang ginawa niya? Binigkas niya sa kanyang bibig. Ginawa talaga niyang sabihin. Kasi kung pananampalataya niya ay hindi niya sinabi, tinago lang niya sa kanyang isipan, hindi siya magkaroon ng pag-asa. Hindi siya magkaroon ng pangako ngayon, ikasama kita sa paraiso. Na marami na nanampalataya ngayon, pero walang gawa. Nasa isip lang po ng pananampalataya, wala silang ginagawa. Kaya hindi, mga kapatid, yan kapakinabangan na pananampalataya, sabi ni Santiago, Kabanata 2, Talata 26. Kung ang katawan, nahiwalay ang espiritu, patay ang katawan. Ganon ang pananampalataya na walang gawa, patay ang pananampalataya. O yan mga kapatid. So, marami ang tumutulan ng kriminalista sa cross, sa huling hininga na po sila ng sisi. Huli na po yan kapatid, sapagkat ang pagsisi ngayon, sinasamahan ng bautismo.
Ngayon, kung magsisi ka, nandiyan ka ng sa higaan, wala kang bautismo, hindi ka pa rin magpatawad. Magsisi ka man, nakasulot na po yan sa gawa. No? Sa gawa, sa libro ng gawa, sa araw ng hatol, haharapin mo pa rin ang iyong ginagawang kasalanan. Kaya, hindi pwede mga kapatid, na sumampalataya tayo hanggang sa isipan lang. Dapat ang pananampalataya may kasamang gawa, kasi ito ang bunga ng pananampalataya. Sa 1 Thessalonians in chapter 1 verse 4. Na ito mga kapatid, ang gawa pala natin, bunga ng pananampalataya. Kaya kung sabihin natin may pananampalataya na walang gawa, patay ang pananampalataya na yan. Kaya dapat matuto tayo mga kapatid, no? Dapat matuto tayo sa bawat araw na ating pamuhay, ano ba talaga ang nangarapat? Ano ang totoo pong may Christian? O ano ba talaga ang totoo may pananampalataya? Kasi ang pananampalataya, sinasamahan ng gawa. Namaliwanag po, bayad na po ang criminal sa cross sapagkat nalansang napako po siya kasama ng Panginoon. Pero ang pag-asa na kanyang napakinggan ngayon kasama sa paraiso, ang buong pananampalataya ng isang kriminal. Yan mga kapatid, ang totoo. At magtibay po mga kapatid, ang Biblia ang nagpapatunay na dahil po sa kanyang pananampalataya sa pangalan niya napako sa ulunan ng Panginoon si Jesus, ang hari ng mga Hudiyo, mga kapatid, ganun ang pag-asa niya. Tandaan po natin, sinabi siyang kriminal, pero napatunayan po natin na matay talaga siya kasama ng Panginoon sa oras na yon. Kaya bayad na po siya. Sabi niya, dapat tanggapin natin itong kabayaran na ating mga ginawang kasalanan. So tama po, namatay ang Panginoon sa ating pagkamakasalanan at diyan tayo mag-isa ngayon sa kanyang kamatayan. Ito ay makamit lang natin sumagitan ng bautismo sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ayan mga kapatid, maliwanag ang Biblia. Sa panahon na po ng apostol na umakyat ang Panginoon sa langit, nag-iwan na po ng utos. Magsiyaong kayo sa buong bansa, turuan ang lahat, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So kaya mga kapatid, naganap po yan sa araw ng Pentecost, natupad ang sinabi ng Panginoon ng mga apostol. Mga kapatid, ginawa po nila yan at doon po sa Acts 2:13. Kaya maliwanag mga kapatid ng Biblia na ang ating kapatawaran na sa pangalan ng Panginoon, hindi sa relihiyon, hindi sa ating pagsisikap, ang kapatawaran na sa pangalan na po ng Panginoon. Sana mga kapatid, matuto tayo sa bawat araw, maghayaan ating pamuhay sa sanlimutan ay masayang lang po. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Marami pa ang pagkataon na ibigay ng Diyos sa atin. Marami po ang paraan ng Diyos, live streaming, mga video na ating pinupost sa social media, dito po sa Facebook, YouTube channel, para matuto tayo sa tamang pamuhay, hindi po tayo parusahan sa araw ng paghatol. Maharap man tayo sa hukuman, mapalaya po tayo dahil po sa kanyang salita na ating pinanghawakan. Yan mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 15 verse 1 up to 2, mga kapatid, pinatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na pinapangaral ko sa inyo na inyo pinanghawakan at natilihan, verse 2, sa bagitan nito ligtas kayo kung maingat at matyaga niyo panghawakan ang pinapangaral ko sa inyo, maliban kung ang inyong pananampalataya walang kabuluhan. Sapagkat na walang kabuluhan pananampalataya, ito po ang pananampalataya na walang kasamang gawa. Saan mga kapatid, nakatulong ito sa atin? Sa bawat araw, ito po ang ginawa natin lubhin ng Diyos. Patuloy tayo na mag-aral ng Biblia at tanggapin ang katotohanan. Marami tayong pagkukulang hanggang sa ngayon, araw na ito, na isang Panginoon matuto tayo sa kanyang salita upang matatag ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ating mga viewers, listeners, dito po sa ating Facebook, YouTube channel, na ang kapayapaan, habag ng Diyos na may suma sa atin sa magitan po ng ating Panginoong Kristo. Marami pa mga talata-sitas na ating pag-aralan. Marami pa ang salitaan Diyos na ating malaman para magawa natin upang magtay hatulan sa pagpalito ng Panginoon. Matuto tayo sa tamang pamuhay. Hindi po tayo hatulan ng Panginoon ang hatol na parusa. Hindi tayo pangkaroon ng pag-asa. Buhay na wala hanggang ang ating makamtan. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo na nangangaral hanggang sa panahon na ito. Sapagkat ang buhay natin hindi magtatagal, tayo po talaga ay hawak ng Diyos ang ating buhay. Pwede mamaya bukas, sunod araw, linggo, buwan, taon pa man. Ayon po sa kalooban ng Diyos, tayo po ay matuto sa kanyang salita araw-araw mga kapatid. Sapagkat si Salmista David, sinasabi po niya sa Psalms 119 verse 11, ang salita mo Diyos, iningatan ko sa aking puso.
upang ako magkasala. So ayun, sikreto mga batid, huwag magkasala. Ingatan natin ang kanyang salita sa ating mga puso, samang tayo paruroon. Sana po hindi po ang kasama ng puso natin. Sana po ang kasama natin, ito ang pag-ibig at mabanal na pumuhay. At saka magkaroon tayo ng kapayapaan sa araw po na pagparito ng ating Panginoon. So mga kapatid, ito po ay ginawa po natin. Salamat po sa inyong lahat na may suma sa atin ang biyaya habag ng Diyos at ang kapayapaan mapasa atin. So magitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ito po yung lingkod, Presto Maka, Apostolic Believers of Christ International. Shalom to us, Christ mercy and peace be to us, Jesus Christ. Amen.